magandang gabi po sa lahat at sa mga kapwa ko, tagahanga at supporters ni FLM. Pasensya na kayo kung ngayon lang po ako nagsasalita at talagang nagbablog. Itong vlog na ito ay hindi naman po talaga akma dun sa kay FLM ano, pero napilitan po akong mag-live dahil po hindi ko po nagustuhan yung nangyayari. Kasi nga po, hindi naman natin po ipinagkaila na kung nasaan na po si FLM ngayon. At ang masakla pa po dahil yung tao ay nanahimik, pero marami pa rin po talagang bumabatikos at marami na rin pong masasabi natin na nagbabalat kayo, di ba? Nung sa simula pa lang, akala mo mga solid supporters sila, mga tunay sila na defender ni FLM, pero lumalabas din pala talaga ang totoong mga ugali, di ba? Kung nasubaybayan nyo si FLM, nung kasagsaga nung siya hindi pa po nagkaroon ng problema, nakikita nyo naman kung ano yung mga panawagan niya, di po ba, na magkaisa at magtulungan. Kaya dumarami po ang mga sumusuporta, at kung napapansin nyo, dumarami na rin po yung mga vloggers at yung iilan na vloggers na talagang masasabi mo mga solid ni FLM na sumusunod sa kanya, ano po, kasi kumbaga isa yung ano ko eh, isa yung parang pinaka panuntunan ko sa sinabi ni FLM na wala akong pakialam kung kukunin niyo ang mga content ko, i-upload niyo or gawin yung content sa YouTube niyo, tulungan niyo yung maliliit at magpakarami kayo. Ngayon kung kikita kayo eh makatulong na rin kayo katulad ng ginagawa ko. So expected ko 'yan. Ako hindi po ako talagang YouTuber sa totoo lang. Pero may YouTube channel ako, pero hindi lang talaga ako, kumbaga, hindi ko sinasakyan ang popularity ni FLM. Sa makatuwid nga taga-subaybay niya ako ever since. Nagta-try ako, pero parang umiiwas kasi ako sa issue eh. Kasi talagang the more na nagde-defend ka kay FLM, mas lalong dadami rin ang basher niya. Dahil sa totoo lang, naging supporter ako ni FLM dahil sa kanyang pagiging humanitarian. Doon ako humanga kasi isa din po kami na grupo na nag-humanitarian, at yun po talaga ang mission and vision namin. So, hindi man natin, wala pong masasabing talagang nakakilala noon kay FLM. Pero sa ngayon, masasabi natin na may iilan na nakakilala at unti-unting nakakakilala kay FLM. Yung mga tagasunod niya, yung mga tao niya na noon pa man nakakasama at nakasalamuha niya. Pero sa mga tao na supporters niya at nakasubaybay lang sa kanya sa social media, hindi natin masasabi na talagang kilala nila si FLM. Yan ay humuhugot lang po. Kumbaga, sa ano yan, kumbaga sa mga issues, sinasakyan na lang nila, kung ano lang yung mga balita, sinasakyan nila. Wala po sila masasabi na talagang may legal of ano sila na sources, kumbaga may pinagkukunan sila na totoong source. Kahit sa ngayon, mapaisip tayo kung ano po talaga yung totoong nasa likod ni FLM. Kasi para sa akin po, hindi ko na kailangan pakialaman ang totoong buhay ni FLM, kahit yung mga nakaraan niya at yung kasalukuyan ngayon. Kasi nga, kaya tayo nariyan sa kanya. Kaya natin siya sinusuportan dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang ginawa sa panahon ng pandemya na dapat ay tularan. Yun po ang kailangan natin. So ngayon, since dumarami na po yung mga vloggers, ang iilan, pasensya na po dun sa mga matatamaan, at in general na po to, hindi ko po kayo kilala at hindi nyo rin po ako kilala. Pero may iilan lang po ako na kilala in person. Isa na po doon si Sir Jojo de Guzman. Yan kasi humanitarian po din po yan si Sir Jojo. So tumutulong po yan at may grupo po yan. So kilala ko talaga. So sa social media, ang unang nakilala ko talaga na defender, si Annalisa.
Yan. Si Lisa Paris. Yan. Sa makatwid nung kasagsagan pa lang na si FLME, malaya pa lang na talagang dinidepensa niya si FLM against dun sa mga taong gustong ibagsak si FLM at mapunta sa kinaroonan niya ngayon. So, noong napunta na sa FLM dyan, talagang nanahimik na ako kasi gustuhin ko mang magsalita na tama na yung pagbabagsak nyo kay FLM, tama na yung pagdadown nyo sa pagkatao niya. Wala tayong magagawa eh, kasi marami pa rin antay sa kanya. Pero yung mga taong kuno na sumusuport kay FLM, sana kung alanganin kayo sa pagkatao niya, huwag na kayo magpanggap, di ba? Kung talagang totoong supporters ka, anong yun nakikita mo sa simula't simula ang ginawa ni FLM, hanggang dun ka lang. Hindi, wala ka ng karapatan na halongkatin yung pagkatao niya, kalkalin yung pagkatao niya, pati yung mga pamilya niya. Private life na po niya yan. So, may ilan po ako dito na gusto ko pong, kasi nayayabangan na ako eh. Nayayabangan na talaga ako. Pasensya na kasi hindi ko na gusto talaga sa totoo lang. Mayroon pang isang tao dito na nagsasalita na umaabot na sa salitang papatayin, ha? Hindi kita imi-mention, pero alam ko friend kita sa FB, pero taga ibang planeta ka. Alam ko kung mayaman ka man, hindi, wala akong pakialam sa inyo, sa iyo Manong. Kasi Manong, sa totoo lang, to the point na nakita kita bago ka palang naging friends sa FB. Nandiyan na po kami, kasama na ano ko na si Lisa Paris, nandun na ako since nung nagbablog pa si Sis Lisa sa Facebook. Dapat nga kasama ako doon na magsalita kasi ang kalaban pa lang noon is si GR, ha, GR, si Balikko, ha. Pero gusto kong manahimik eh. Ayoko na ng issue ng gulo kasi the more kasi na marami kang pinapatulan, marami rin yung nagsasalita against kay FLM. So, nanahimik ako doon. Pero si Lisa Paris, talagang masasabi mong defender siya kasi ayaw niya na nakakarinig siya ng yung mga taong talagang gustong pabagsakin si FLM. Kasi kilala din niya yung tao eh. Yung si GR, si Balikko, kilala niya yun. So, sila yung nagbabangayan kasi eto lang naman si GR, ang pasimuno, di ba? At yung mga iba pa niyang kasamahan. So, natapos na doon yung history ni FLM sa kanila. Ngayon, nagtataka ako yung sinasabing mga supporters ni FLM kuno, at yung mga defender na kilala ko, medyo nagkakaroon na sila ng conflict. Alam nyo, kung totoong defender kayo, kung talagang totoong solid kayo kay FLM, dapat nga ano nyo yung private life niya eh. Ibukod nyo. Huwag nyo talaga dapat halongkatin. Kung gusto siyang tulungan sa problema niya ngayon, hanggang doon lang po talaga kayo. Hindi nyo kailangang ipangalandakan sa buong social media at murahin nyo pa si FLM. Kasi sa totoo lang, hindi naman kayo kilala ng personal ni FLM eh. Diba? At ikaw naman Manong, huwag ka magsalita ng magsalita na ipapatay mo. Manong, sa totoo lang, kung ikaw, alam mo sa totoo lang, sobrang yabang mo naman, napakayabang mo sa totoo lang. Kasi ang totoong pumapatay Manong, hindi nagsasalita. Hindi yan nagsasalita Manong, ginagawa lang yan. Unless na mag-uutos ka, di ba? Kung mayroon mang mawawala sa sinasabi mo na tao, siguro ikaw na yun, tukoy ka na dun. Pero alam mo, hindi mo yan magagawa eh. Hanggang salita ka lang, hanggang kayabangan mo lang. Mayaman ka mo, ano sabi mo? Nagbigay ka ng milyones sa Red Cross. Hindi mo na, kung ganun ka pala kayaman Manong, hindi mo na kailangang makiki-issue pa dito sa social media. Dapat yung buhay mo i-private mo, 'di ba? Hindi ka makisawsaw kasi karamihan ng mayayaman tahimik, 'di ba? Tahimik ang buhay, gusto nila na may privacy. Pero ikaw kakaiba eh. Parang nakikita ko sa mga live mo, daig mo pang gustong tanggalan ng titulo si FLM at ikaw ang papalit. Diba? Parang gusto mong papaniwalain yung mga supporters ni FLM na umaasa sa kanya na magaling ka dahil may pera ka, doktor ka kamo. Kung doktor ka, professional ka. Huwag mo nang patulan yung katulad sa aming mahihirap at yung mga vloggers na medyo nag-ano sa'yo, na against sa'yo. Huwag mo nang patulan kasi nga professional ka eh.
Pangalawa, marami kang pera, wala ka dapat pakialam dito sa social media. 'Di ba? Alam siya, nakikita ko sa iyo. Pasikat ka masyado. Pasikat ka masyado, Manong. Tsaka pinagmamalaki mo. Kailan ka lang naman naging supporters ni FLM, 'di ba? Hindi ka na nahiya. Yung mga taong mga inaano mo ngayon, yung mga kinokonektahan mo ngayon, yun yung masasabi kong mga defender ni FLM. Kumakapit ka lang, bakit? Kasi gusto mong makakuha ng simpatya. Gusto mo makakuha ng followers mo, makakuha ka ng supporters mo. Tingnan mo, noon sa social media ka lang. Ngayon gumagawa ka rin ng YouTube. Mayaman ka, hindi mo kailangan mag-YouTube pa, 'di ba? Kasi uso na ngayon ang YouTube, gusto nang kumikita ng mga ilang tao, 'di ba? Gusto nilang kumita ngayon, kaya sila nag-YouTube, 'di ba? Nagsumikap sila. Ikaw hindi mo na kailangan magsumikap at magangawa pa sa YouTube eh. At kalkalin ang buhay ni FLM para lang sakyan kan mga supporters at mga basher. Alam mo, pinaghihiwalay mo lang yung mga tao na naniwala kay FLM kasi gusto mo ikaw yung kumbaga nakapokus yung tao sa iyo. Manong maawa na kayo sa tao. Manahimik na kayo. Kung gusto mong tulungan sa FLM, dapat nasa likod ka lang, hindi ka na kailang magsalita. 'Di ba? Pati yung mga taong malapit ni FLM, pilit mong ino. Alam mo, napanood ko yung video, Manong, sa totoo. Tama yung sinasabi ni Sisley sa Paris eh. Hindi ka niya maintindihan. Kahit ako, hindi kita maintindihan eh. Yung mga salita mo, hindi mo rin kayang maipaliwanag. Alam mo bakit, Manong? Manong David? Ha? Kasi nga, walang kwenta yung mga sinasabi mo at walang katuturan. Kaya hindi mo rin kayang maipaliwanag. Kung pwede lang sana, ano, kung talagang ano ka, hindi ka ano eh, hindi ka, hindi, parang sa ano yan, kumbaga, parang sa bangkayan eh. Kumbaga sa dagat na lang, hindi ka mangingisda ng dalawang lugar kung saan mo pwede. Kasi hindi pwedeng pagsabayan yan, Manong, di ba? Ang gusto mo kasi, pag-aaway na lang siguro yung bawat panig eh. Instead na suportahan mo sila, pag-aayusin mo, ang nangyari, nagkakaroon ng pagkawatak-watak yung mga supporters. Tapos haluan mo pa ng pagmumura, sino pa bang matutuwa sa'yo? Di ba? Di ba? Tapos magsalita ka, hindi mo kayang i-explain na para bang mayroong something na issue na hindi mo kayang ipaliwanag. Parang mas lalong nililigaw mo yung mga isip ng mga tagahanga ni FLM at yung mga defender niya. Kaya hindi ka talaga maintindihan, Manong, sa tutulong. Maski ako, hindi kita maintindihan. Pasensya na, Manong David. Pero sinasabi ko lang sa'yo, kailan ka lang lumitaw? Kung talagang may kaya ka, mayaman ka, sana hindi ka na lang makikisali ngayon. Hindi ka nakakisali sa mga katulad ng mga vloggers na at mga dumidipinsa kay FLM. Kung gusto mong tulungan si FLM, dapat manahimik ka na lang. Pailalim ka na lang dapat. Hindi ka na makikisakay kasi hindi mo kayang, kung talagang professional ka at mayaman, hindi ka kailangan makigulo. Ang sarap kaya ng napakatahimik ang buhay na walang nagagalit. Ang nangyayari kasi parang ang gusto mong makakuha ng simpatya. Gusto mo makakuha ng sympathizer na parang gusto mo yung mga supporter ni FLM lilipat sa'yo. No way. Sa mga supporters ni FLM, kung sino talaga ang mga defender dyan, makikilala nyo. Yan si Macmac Pablo, si Jojo D. Guzman, si Lisa Paris. Yan. The rest, may mga kilala ako. Pero alam ko, yan sila, talagang nakikisakay lang sila noon. Nakikita ko lang yan noon, nakikomento lang yan sila noon, nakikisay. Nakikita ko lahat ngayon, ginagamit yung content, ang buhay ni FLM, doon pa kayo nagdi-discuss sa YouTube, which is hindi naman dapat. Kung gusto nyo talagang defender doon kayo sa Facebook. Huwag dyan sa platform na talagang masasabi mong pinagkakitaan, di ba? Na gustong sumikat, gustong umangat, na may gustong goal na makukuha sa YouTube. Dito kayo sa Facebook. Ipaubayan nyo na sa mga maliliit kung gusto nyo. Pero okay lang yun eh. Sana eh. Kung gusto nyo maging content sa FLM, sana yung mga positibo naman. Yung mga encouragement naman. Hindi yung mga negatibo. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi lang yung kay nag-aaway. Maraming natutuwa. Lalo na yung mga against kay FLM. Mas lalong natutuwa sila kasi nagkawatak-watak na yung mga supporters ni FLM. Dahil na rin sa mga mapagkunwaring supporters kuno. Ha? Shout out din doon kay Duna Hill.
Brits Toro, na ikaw, dati kang AGC supporters, Attorney Glenn Chong, di ba? Miss Donna, dati nagkano na rin tayo sa Facebook mo. Nag-deactivate ka nga. Ilang beses ka ba nag-deactivate? Noong panahon na yon, never ko pa nakikita na talaga na pakukunti lang ng follower mo eh, sa totoo lang. Dumami ang follower mo kung bakit. Kasi nakisakay ka rin kay FLM. Huwag niyo sabihin na lahat ng mga nakisakay na FLM mababa, tumataas sila, umangat sila. Kasi parang ano yan eh, kung ano yung hot na issue, yun ang sinasakyan. Okay lang yun kung puro maganda, di ba? Pero kung gagawin niyo lang din naman na parang ginagawa niyo ng ano si FLM, artista eh, pati buhay niya kinakalkal niyo na, yung mga negatibong buhay niya kinakalkal niyo na, parang nag-divided into two na kayo. Instead, masasabi nating all-in-one supporters kayo eh. Diba? Lalo nyong instead na nahimik na yung mga naunang galit kay FLM, kayo naman ngayon. Sana, kung talagang totoong defender at supporters kayo ni FLM, mas maganda dyan. Manahimik na lang kayo kung gusto nyo makagawa ng magandang content about kay FLM. Yun namang medyo encouragement about kay FLM at sa mga supporters. At yung mga iba naman na vlogger, huwag nyong ililigaw yung about kay FLM. Huwag nyong ililigaw yung mga supporters. Gumawa kayo ng istorya na totoo. Yung tamang totoo lang talaga. Kasi alam nyo kasi may mga ibang supporters na umaasa pa rin talaga kay FLM. Kumusta na siya. Dapat yung masasabi mo na kung wala talaga kayong main talaga na alam, sabihin nyo yung totoo, pero hindi kayo gumawa na, kasi hindi pa naman nakalabas, sabihin nyo nakakalabas. Siyempre, kawawa naman yung mga taong naniniwala agad na hindi naman totoo. Siyempre, later on, ma-disappoint sila. Kasi nga, gusto nilang malaman yung tao kung kumusta na siya, diba? Ganun lang. Pero ang iba kasi nililigaw ninyo kasi gusto nyo makagawa lang ng content at dudumugin yung mga YouTube nyo, di ba? Huwag naman sanang ganun kasi nakakaawa yung tao eh. Kung gusto nyo talagang sumuporta kay FLM, gumawa kayo ng mga content na talagang i-promote siya or i-credit sa kanya yung mga kagandahang ginawa niya. So saan ba tayo nagsimula nun? Sa humanitarian. So dahil kayo ay YouTuber, kumikita na siguro, yun gawin nyo, di ba? Ipagpatuloy nyo yung challenge ni FLM. Pero yung halungkatin nyo yung buhay ni FLM, ay hindi na rin yan maganda. Nakikialam na kayo sa private life niya. Tsaka, ikaw manong, di ba, mayroon kang mga live mo, talaga napakaano mo talaga, napakalakas ng hangin mo talaga manong, hindi kita kaya sa totoo lang papatayin. Pero dun sa amin manong, kinakarayom lang yan. Hindi, wala nang salita-salita, karayom na lang katapat dyan eh, diba? Hindi na kailangan magsalita kasi ang totoong matapang hindi nagsasalita yan. Ang totoong pumapatay hindi rin nagsasalita yan, diba? Ganun akatapang ang taong pumapatay, hindi nagsasalita, hindi puro kuda ng kuda. Kaya Manong David, pakiusap, kung gusto mo talagang maayos yung mga FLM supporters, dapat nasa gitna ka. Hindi yung magkakaroon pa ng division, bibigyan mo ng palaisipan yung mga tao na mag-iiba yung utak nila. Kasi isipin mo yung video mo, nagmumura ka pa kay FLM. Nag-aano ka pa, hindi dapat. Tapos nag-aano ka pa na papatayin. Sino papatayin mo? Diba? Hindi na maganda yan. Yung mga taong nakapaligid kay FLM, yung mga taong sumusuporta sa kanya, yung mga taong malapit sa kanya, yan ang anuhin mo. Kailan ka lang ba? Kailan ka ba nung panahon na si FLM nag-humanitarian? Dapat nung time na yun si FLM nag-humanitarian, dapat yung mayaman challenge niya, sinalo mo eh. Yung milyonis mo sa Red Cross, binigay mo na lang sana kay FLM, o diba? O baka pangalawa ka na sa magiging kagaroon ng titulo, diba? Baka gusto mong pumasok sa politika, baka mamaya magiging tandim pa kayo ni FLM, diba? O hindi yung ngayon na pinagaano mo yung mga tao. Kumbaga, yung isip ng tao parang binibigyan mo sila ng palaisipan para mag-back out sa support kay FLM. Huwag naman ganun.
Kasi kahit wala na yung tao, kahit hindi na nakikita natin ang pagiging humanitarian niya, pero nagawa na niya eh, natapos niya, nagawa niya. What if kung bigla siyang labas at magpatuloy pa, di ba? Sana wag naman ganun, kasi marami pa rin umaasa sa kanya at nakasuporta. Sana manong, manahimik ka na lang kung gusto mo talagang magiging famous or gusto mong sumikat, gumawa ka na lang ng ibang content mo sa YouTube at sa live mo. Iba na lang pag-uusapan mo. The best talaga, manong. Kasi mayaman ka, di ba? Doktor ka, professional ka. Bakit hindi mo atakihin yung mga issues sa government na mga corrupt na tao, di ba? Sakyan mo, tirahin mo yung mga nasa Kumilik at sa mga Smart Magic. Yan, isulong mo ang hybrid election. Yun ang maganda. Kasi nasa ibang bansa ka, baka mas marami pang hahangang Pilipino sa'yo. Hindi yung privacy ng isang tao, yun ang halungkatin mo. Makipagtulungan ka sa bawat Pilipinong nanawagan ng pagbabago. Manong, hindi yung private life ni FLA mga takihin mo at yung mga taong sumusuporta sa kanya. Manong David, ha? Yun lang yung pakiusap ko, manong. Kasi sa totoo lang, manong, isa rin ako sa supporters ni FLM. Minsan, nakapag-isip ako na, ano, kasi nag-o-observe ako eh. Pero, para na lang sa akin yun. Ayoko na lang yung, kung mayroon mga akong negatibong naiisip, para na lang sa akin yun. Kasi wala akong karapatan na manghusga. Wala akong karapatan na halungkatin pa yung buhay ng may buhay niya at yung buhay ng pamilya niya, which is siya naman inandyan na sa ano niya, sa kinalalagyan ng mga taong gustong mailagay sa ngayon na nandyan, di ba? Kumbaga, eh, ongoing pa naman yung ano niya, yung kinakaharap niya ngayon. So, yun lang po. Makiisa na lang po kayo kung gusto niyo talagang makilala at maging famous. Yung pera niyong milyones, di ba? Yung sabi niyong milyones, meron kayong binigay sa Red Cross. I-donate niyo na lang yan sa mga grupong humanitarian, di ba? Ibigay niyo na lang kung mayroon pa kayong pera dyan. At tumulong na rin kayo sa mga OFW na nanawagan ng pabago tungo sa hybrid election system. I-promote nyo po yan. At saka ipanawagan nyo rin po sa mahal na Pangulo na yung mga issue sa PhilHealth. Yan. Kasi apitado po yung mga OFW pag sakaling matutuloy na po yung mandatory kapag okay na po yung sitwasyon ng pandemya. Di ba? Yan, magtulungan po tayo. Hindi yung mga private life ang alungkatin nyo manong at gagawin nyo pang content sa YouTube. At ikaw naman, Donahel, ha, Brit Toro, kilala ka na namin. Kasi kung totoong supporters ka, hindi yung paiba-iba isip mo. Nakikisakay ka lang lagi sa mga taong sumisikat. Pag hindi mo magustuhan, nilipat ka na naman sa kabila. Kilala ka namin. Dati inatake mo si Attorney Glenn Chong. Ha? Inatake mo dati si Attorney Glenn Chong. Pero asan ka ngayon? Lumapit ka na naman sa mga AGC supporters. Bakit? Kumukuha ka lang na si Patya para sakyan ka ng mga supporters. Ewan ko ba sa mga supporters ng Attorney Glenn Chong, bakit sinasubscribe ka pa ng YouTube channel mo na isa ka ng mga ano, kumbaga, Judas ka eh. Judas ka. Sa totoo lang. Hindi ka mapagkatiwalaan dahil sa totoo lang, palipat-lipat ka. Baka sa sunod, magiging BBM ka na naman. Tapos atakihin mo na naman yung mga supporters ni BBM. Tapos kung sa sunod na naman, Sara Duterte, atakahin. Hindi ko na maintindihan sa'yo kung sino talaga yung mga politikong gusto mo eh. Kasi kay Attorney Glenn Chong pa lang, di ba? Walang kinalaman si Attorney Glenn Chong, walang kaalam-alam, inatake mo, tinira mo ng tinira noon sa wall mo. Ngayon, inatake ka namin, nanahimik ka, nag-deactivate ka. Ngayon, bigla, nanahimik ng lahat, bigla ka na naman lumitaw si FLM, nakikisakay ka na naman, tapos nakisakay ka na naman sa mga AGC supporters, o di wow, di ba? So, kilala ka na namin, Brit Toro, iwan ko lang sa ibang hindi na kakakilala sa'yo. Brit Toro, aka Donahel, ha? Manahimik ka na. Kasi sa totoo lang, pinagtatawanan ka na ng iba dyan. Ewan ko ba kung bakit tinatangkilip pa yung mga palive-live mo sa YouTube mo. Hindi ka maaasahan na magiging supporter ng isang politiko kasi palipat-lipat ka. Kung mayroon na sigurong magbabayad sa'yo ng pera, kakanain mo eh. Para tirahin mo, magbago lang isip mo. Iyan lang masasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo magkaroon talaga ng simpatya ng tao, makipagtulungan na lang kayo tungo sa pagbabago. Makipagtulungan kayo kung ano yung mga mithiin ng government, ng Duterte government ngayon, at saka yung kung ano yung gusto ng mga OFW at
parating na yung election 2022, ipanawagan natin. Yan, yan ang maganda sa inyo. Yan yung gawin yung content para at least naman eh, baka marinig pa tayo ng Pangulo. At yan pa ang mapagtuunan sa Kongreso, di ba? At para mapag-usapan, yan po. At manong David Ilagan. Kasi kung gusto mo talagang magkaroon ng CPAT, yan makipagtulungan ka. Kasi, yun nga, sabi mo nga, kilala ka. O, di ba? Mayaman ka, professional ka. So, isa yung ano sa'yo, isang advantage namin sa'yo yan, makipagtulungan ka po sa katulad naming OFW. Na ipinampanawagan po namin yung hybrid election system tungo sa pagbabago po people's choice version kay Attorney Glenn Chong. Yan, hahangaan po kita, Manong David. Huwag po magsalita ng patay-patay na yan kasi ikaw lang nakikita kung batanggin yung mga kakilala ko na sobrang hangin talaga sa totoo lang. Isipin mo yung anting-anting mo, nilalahad mo pa sa ano, tapos panay pa ang ano, di ba? Ang dating iba talaga eh, hindi ko magets. Tapos pinapanood ko yung video mo na tinitira mo rin si, kumbaga, di ko maintindihan kung sino tinitira mo, si Lisa Paris o si FLM eh. Kasi hindi maintindihan at maunawaan yung mga sinasabi mo, pinapapaliwanag pa sa'yo ni sis Lisa. Hindi mo rin kayang maipaliwanag. Ikaw na mismo ang nagsasabi. Kaya Manong, sa totoo lang, tigil-tigilan mo na yung mga kalive-live mo ng banat-banat, patay-patay na yan. Kasi ako na lang po yung naiinis lang at natatawa na lang po sa'yo. So magandang araw po. Pasensya na po talaga kung nakapag-live ako ngayon again sa inyong dalawa. Kasi hindi na maganda eh. Pinag-aano nyo lang yung mga isip ng mga supporters ni Attorney Glenn Chong na magkawatak-watak. Yun lang po yun. Iwasan naman po nyo magmura. Kasi hindi na maganda yan. Kasi yung mga taong pinagmumura nyo, hindi naman ninyo pinapakain yan. Hindi nyo binubuhay. Kaya wala kayong karapatan na magmura. Diba? Yun lang po. So magandang gabi.